Happy Sunday. So walang bihis, nakabatra pa guys, pasensya na. So today, gusto ko lang po i-share kung paano po mag-job search dito po. Kahit pandemic, meron po para maraming mga job offer po. So ipakikita ko po sa inyo kung paano at sana may matutunan po kayo dito. So I hope na makatulong po ito. Alam ko maraming mga kababayan ko na naghahanap ng trabaho. Tapos ang daming tanong na kung paano hindi sila makahanap ng job offer. So sundin niyo po to guys. I know na effective po ito guys. Kasi alam ko hindi maintindihan kung outside pa tayo sa Canada. But once nandito na po kayo, maintindihan niyo po kung paano po maghanap ng trabaho dito. So, here we go. Ipakita ko po, guys. And kung may mga tanong kayo, leave the comment below na lang po, ha? Para masagot po. So, isi-search natin ang demand job this year, 2021. So, makita niyo dito, guys, kahit pandemic ngayon, but ang mga katulad ng mga healthcare hospital, nag-hired po sila ng cook, food service supervisor, nurse, administrative assistant, customer service representative, medical orderly, housekeeping attendant, driver, retail merchandiser, bookkeeper. So, nandito naman din po ang popular jobs search. So ngayon po, ang gagawin niyo, pasahan niyo po lahat na related yung skills niyo po. So, tabo sa mga skills niyo, pasahan niyo po ng standard Canadian resume along with cover letter para po magkapa job offer po kayo. Makakuha kayo ng job offer. So, katulad nito, for example, naghanap kayo ng cook. So, may 1,900 in different provinces. Kasi ang Canada, guys, sobrang laki. So, doesn't matter kung saan provinces. Huwag muna kayo, opinion ko, guys, or advice sa mga aplikante. Huwag po kayo mamili kung saang probinsya kasi pang stepping stone lang guys. Once na ma-PR kayo dito, makapili na kayo kung saang provinces gusto niyo magtitira for good. Katulad, example sa amin, naglanded ako ng Mississauga Greater Toronto 2011. After almost 10 years, lumipat kami dito sa Moncton, New Brunswick for family living kasi mas okay dito kasi it's very slow pace and mura lang ang bahay at isa pa kung ang trabaho ay flexible or may mahanap kayong ibang trabaho dito, mas okay talaga mamumuhay sa maliliit na city kung pamilyado na po kayo. But unlike sa Toronto, maganda doon pagka migrate pa lang or grab the opportunity job offer or wala kayong pamilya pa kasi super crowded na po doon. Sobrang bilis ng buhay doon para bang kung baga Manila. Kasi sa sobrang laki na city. So, overpopulated na sila doon. Pero, kung may mga job offer kayo, huwag niyong i-deny kahit sa ang provinces, kahit isolated pa niyan, Newfoundland, sa Saskatchewan, yung mahaba-haba ang winter. Kasi 2 years, ma-PR na kayo doon, makalipat na kayo kahit saan-saan, okay? So, yan. So, huwag po kayo mag-alala kasi pang-inter lang talaga to. Once malanded kayo sa Canada as a working visa or immigrant or a student, kumbaga may chance na magka-PR, permanent residence, and then after a year, maka-citizen na po. Ayan. For example, proceed tayo cook. Shift cook po kayo. So, may 1,911 na hiring. So, ang opinion ko po, titingnan nyo as long as hindi nagsasabi na for local applicant only, pasahan nyo po agad sa mga suitable ng skills nyo guys. Okay, ito ay sa Saskatchewan. Mahaba-haba ang winter doon, palaging madilim. So, may classmate ako, Pilipino, galing sila Dubai. Tapos pagpunta nila dito sa Toronto, walang nahanap na trabaho hanggang malapit nang maubos ang ipon nila from Dubai kasi sa rent nga. Mahal kasi ang rent, ang living dito guys, basta lalo pag wala pang trabaho. So, nag-decide sila, nag-apply online from Toronto to Saskatchewan. Nakahanap ng trabaho ang asawa niya kasi doon hindi na kailangan ng Canadian experience. So, after almost 2 years nakaipon sila, bumalik sila dito. So, anyway, ang gagawin nyo guys, i-click nyo lang to para makita nyo ang description. So, here we go. Cook, cleaner, and cashier.
Ayan po, posted January 26, 2021. Go lang kayo ng go, guys, kahit pandemic. Kahit pandemic kasi, hindi naman lahat nag-close dito. Mga essential jobs usually. And for example, sa mga nanny din, mga caregiver, marami dito, katulad namin, trabaho kami. Wala kaming daycare kasi nag-close kasi may something na nangyari ngayon. So, kailangan namin ang nanny ganun. May mga rason talaga, iba-iba, cases by cases. Hindi naman lahat na nag-shutdown, walang job offer, di ba? Walang naghahanap. So, mura lang dito, Regina, Saskatchewan, 1175 hourly, pang stepping stone lang yan, guys. After na ma-PR kayo, guys, ayun, may opportunity na kayo mag-upgrade para makakuha kayo ng Canadian certificate or diploma and then gain experience and then here we go. You can start to settle down and choose your best career na gusto niyo po. Advertise until February 15. So, malapit na to. So, ang gawin niyo, guys, may ano dito? Tingnan niyo dito, may ano dito, minimum wages. May similar job posting. Dito na lang kayo sa hanapin niyo yung dito kung ano ang description. Ayan. Tapos, ang mangyari nito, guys, as I mentioned in the last recent video, gagawa kayo ng profile sa jobbankgc.ca. Nandito sa may sinishare ako na video din dyan kung paano. Tapos, gagawa po kayo, i-upload nyo po yung Canadian. Kailangan po Canadian standard resume along with cover letter. Okay po? Huwag yung sa yung atin-atin lang na resume kasi once na makita kasi sa employer, Canadian employer na prospect employer, hindi na nila babasahin yan pag hindi naka-standard, Canadian standard format. Okay? So, nandito po, yan. I-open nyo, tapos pasahan nyo ng, ipasa nyo yung, ano, resume nyo. Balik tayo dito. So, andito, nandito lahat, guys. Sinishare ko to guys, kasi alam ko, mahirap talaga pag outside Canada ka pa. Since, nandito na ako, I've been here almost 10 years this coming May. So, nandito din po guys. Ayan, isa-isahin nyo guys ang description. Basta walang nakasulat na for local applicant, pasahan nyo po guys. Yan ang way, ang techniques kung paano kayo makakuha ng job offer. Okay? Makakaamo po kayo, maka-employer. Andito po lahat. Kung cook po kayo, i-click nyo lang tapos forward ng forward. Once na magustuhan ang resume nyo guys, cover letter, nandyan po, sinishare ko kung paano gumawa ng standard Canadian resume along with cover letter. Kailangan na una yung cover letter pag-upload nyo dito guys sa profile para unang makita sa employer. Once magustuhan nila ang format mo, babasahin nila yan. Tapos, once magustuhan nila ang skills nyo, tatawagan po kayo niyan. Okay? Tapos, ito naman, food service supervisor, may nurse din. Ganun lang din po guys. So, 1,670 a lot. In-demand jobs po to guys ngayong year na to kahit pandemic. Kasi, hindi mo naman sabihin na zero posting ngayon kasi malaki ang Canada. Every different provinces, big provinces divided into big cities. So, ayan, i-click nyo. Food service supervisor, ang dami to kasi ang mga ano, puno ang mga senior homes, mga hospitals. Okay? So, ayan. Nandito na, guys. Oh. Cook pa rin. May mga cook pa rin sila. May mga nagsiserve yung mga, ano, assistant cook. Ayan. Line cook. Marami, guys. Balik tayo dito. Nurse. Ayan. Lahat po ng, ano, halimbawa, nurse kayo, tapos may skills kayo na administrative assistant, na nabibuild nyo at least 1 year experience, pasahan nyo din guys. Hindi kayo magbibis sa isa lang guys, magbibis sa skills nyo guys. Hindi naman nagbibis lahat sa education lang, kasi kung ang skills nyo po ang experience nyo at least 1 year paid experience, nagtrabaho kayo ng customer service representative tapos nurse kayo na graduate, pasahan nyo po rin tong nurse, tapos pasahan nyo yung customer service. Kasi nagli-link yan. Nagbibis sila dito sa Canada, hindi nagbibis more on education, how I can say, position sa job, kundi ang skills. So, i-carry yung education na mapass nyo yung qualification for education. Tapos medical orderly, housekeeping, so ganun lang din po, katulad ng driver. May agency, kung gusto nyo yung agency, guys, sa agency din po guys, si Merkan,
nandyan po makikita nyo yung sinishare ko sa inyong paano maghanap ng agency or paano i-check kung regulated ba, nandyan po sa video guys. I-check nyo kasi kahit sabihin POE sila, kailangan nyo makikita yung operational date nila, kung nag-ooperate, allowed pa ba sila mag-operate by POAA. So, ibig sabihin, regulated pa ba sila kasi ang kailangan kasi naka-renew yan sila good for 4 years. So, kung nakasulat doon expired na or ban, huwag po kayo mag-apply, okay? For safety at iwas scam. So, if i-filter nyo guys, kailangan i-filter nyo. Okay? So, ayan. Ba't coke pa to? Sandali lang po ha. Hindi siya gumalaw. For example, driver. Kiklik nyo lang yan, tapos pasahan nyo lang yan ng ganun pa rin, guys. Coke pa rin siya lumabas. Too slow my computer. Pero ganun din, guys, lahat ng processing. Ang daming hiring dito, guys. So, pasa lang kayo ng pasa. For example, nag-graduate ka nga ng administrative assistant or whatsoever, 4 years any course, then nag-driver ka ng 1 year at least paid experience. Pasahan nyo din to guys. Yan ang techniques po dito. Retail merchandiser and then bookkeeper. Dito naman po tayo dito sa popular job search guys. Ganun din, administrative, farm worker. Kung gustong, sinong may gustong mag-farm, mag-picking, fruit picking, ganyan. Marami din dito guys. Oh. Huwag kayo mag-alala provinces dito guys. Safe. Though may mga isolated na provinces, ang kapal ng snow, mahaba ang winter, pero pang stepping stone yan ang ginagawa ng mga immigrant dito guys, nag-migrate na kaya sa Edmonton, sa mga remote provinces na sobrang lamig, lumilipat sila dito once magkapapil na sila, kasi once working visa po kayo, after 2 years mag-apply po kayo ng PR, okay? So don't worry about it, pang stepping stone. Kahit yung kapinsan ko landing sila sa Edmonton, oh, sobrang lamig doon, pero okay lang. After 2 years PR, lipad na kung saan provinces ang gusto niyo. Sa Vancouver, mainit-init doon, maulan, parang Pinas, pero mahal ang living. Pero okay na kung may ano naman. Sorry. May stable job, diba? So, nandito guys, engineer, welder, cashier. So, ang dami guys. I-click nyo lang yan guys. Pasahan nyo ng pasahan mga related ng skills nyo guys. Hindi lang related sa education. So, hindi pa rin kayo makahanap ng trabaho kung magbibis lang kayo sa education. Kailangan yung skills nyo guys na na-experience nyo, okay? So dito naman tayo dito. So another ano naman tayo. Hindi lang po ha. Sa Indeed, maraming sa Indeed guys. Indeed, itong sinishare ko sa inyo guys, nandiyan din sa step by step at saka direct website, ito po sila ay regulated dito sa Canada. So katulad nito, may warehouse management trainee nights. Mga ano to guys, mga company, balik tayo dito. Maganda din, sobrang ganda din ang Indeed. Ganito din ang gawa namin guys kung nandito na po kayo. Ganun din, online lahat. Bihira lang kung mag-walk-in, itatapon lang agad ang resume. Unless kung may referral, mga kilala, tiwala sila niyan. If your skills suitable for the position, i-hire ka taga nila. Ayan. Warehouse supervisor. So, i-click nyo lang to guys, oh. Tapos, pasa kayo ng pasa. Imposible sa within 1 year, pasa kayo ng pasa o hindi kayo magkaamo. Basta lang. Sundin nyo po ang advice ko. I-re-ready nyo po yung resume. Standard Canadian resume along with cover letter. Hindi pwede na wala pong cover letter, okay? So, nandito ang description. Apply company site. Ayan, i-apply nyo pasa nyo po yung standard resume along with cover letter. Ganun lang, guys. Ganito ako nakahanap ng trabaho. Mga tao dito, ganito din po. Kaya, kung gusto, halimbawa may trabaho na dito, gusto mo mag-upgrade, ayun, job search ka lang, pasa ng pasa, as long as yung resume mo ay standard sa Canada. Naka-ready na siya. Ayan, warehouse management trainee, meron ditong warehouse supervisor, order picker virtual hiring event, ayan, sa BC naman po to. Student warehouse associate, technical support, ang dami guys, warehouse worker, ayan, mga recent pa to guys, 2000, mga posting 10 days ago. So, pasahan nyo po ng pasahan guys. Ayan, ang dami. Mag page 3 tayo, ang dami guys, basta lang. Imposible kung wala nga dito, oh.
wala kayong mga suitable skills dito, warehouse supervisor, operation, grab nyo lang guys yung related sa skills nyo talaga guys. Huwag kayo magpili na specific talaga na anong gusto nyo kasi pang stepping stone lang to guys. Kasi yung mga saho dito guys, wala na yun. Pag nag-settle down na kayo dito, kailangan nyo mag-upgrade sa educational nyo para ma-okay-okay ang sahod nyo at makapili kayo ng career na gusto nyo. Yan lang po ang ano focus nun. Yung main goal nyo, stepping stone dito, working visa, maka-PR, ayun. Here we go. You can start your dream career. Tapos, balik tayo dito. Oh, dito tayo page 3. Ang dami guys. Ayan. True nutrition channel. Ah, warehouse worker. Ayan. Shipping associates. Ayan. Park attendant. Warehouse worker. Alberta to guys. So, i-click nyo lang. Tapos, makita nyo. See? You can apply on company sites. Basta, i-ready nyo lang lahat ng ano nyo ha. Sa profile nyo dito sa website na to. Pasahan nyo ng pasahan. Kung everyday kayo, basta tiyaga lang, hard work, patience at then with pray. Keep going, don't give up, then pass all related to your skills, magkaamo po kayo. Ayan. Ayan po lahat dito ang mga, huwag po kayo mag-ano lang, mag-search sa Google or whatsoever, mga hiring dyan. Punta kayo dito sa safe, regulated job search or sa regulated agency na POAA kung nasa Pinas kayo. So, yung apat na yan, ilan ba? Job Bank, Indeed, and then Monster, let's say, then yung agency, plus pang ano pala, lima, yung nani kung gusto nyong specific for caregiver. Okay, ganun lang po guys ha, andyan po lahat. So, dito, kasi isi-search nyo dito, what, 2021, and then where, Canada, find job. Ayan, lalabas po lahat yan. So, makikita nyo, kung nakikita nyo po na only for local applicant, hindi, huwag nyo pasang kasi sayang, gusto lang nila na, nandito na. Tapos, punta tayo dito sa nani. Asa na ba yung job for Canadian? Ayan. Okay, nani services guys, na-share ko din po to for direct. Yan ang gawin nyo po guys, gagawa po kayo ng profile, the same thing. Tapos, i-search nyo kung anong kalayo, pero para sa akin, i-grab nyo na lahat. Huwag nyo kayong mamili kung saan specific na provinces. Yan din ang advice ng mga kakikilala ko or kamag-anak or family na nang gustong pumunta dito. So, okay. So, I hope na may natutunan kayo ditong video na to and keep it up lang, pasa lang ng pasa ng resume, okay? So dito naman may mga ano dito, job search, housekeeping, home care, child care, and dito guys, safe to sila, hindi to sila ang mga employer, hindi to sila tatanggapin dito sa mga regulated website, direct employer website, kung hindi sila po pasa sa mga requirements, okay? So safe po kayo guys. So, I hope may natutunan kayo dito, guys, sa another video ko na rin po. Tapos, kung may mga tanong po kayo, please don't hesitate to leave the comment below. And kung may gusto kayong ipagawa ko na content, leave the comment. And then, I'll do my best naman po na mag-reply and gagawin ko po yung content. So, I hope nakatulong po ito. And have a safe everyone and God bless. Take care. Bye-bye.